So, ang nangyari niyan is that kumita ka pa. So, it's money in for you. So, yan. Pwedeng nagyan ng pera, pwedeng paglaanan ng ating mga bonus ang tuition fee for next year. Isa yan. Pero pa nagamayanak, no? Hello everyone! Hello mga ka-Arky! Oo, nandito na naman tayo sa isang pre-recorded video na nilalabas natin every week. Ayan. Oo nga, ang dalawang daddy ng Wealth Arky. At bilang daddy, talagang okay. Mahigpit tayo sa ating budget. Sa budget. Oo. Mm-hmm. Mm. At dahil... Kaya... No, at dahil ano ba pag-usapan natin? November? Oh, dahil November. Tapos na ng November, malapit na ang Pasko. At pag malapit na ang Pasko, alam na ang mga dapat regaluhan. Alam ayan. Ba? Oh, okay. So, nagkataon lang na meron tayong pandemic. At sa mga ka-arky natin sige. Na makakatanggap ng 13th month bonus dyan, may yung iba hindi 13 na, iba umabot ng 14, 15, 16 and more, di ba? Oo, totoo yan, totoo yan. Sa mga galanteng ninong at ninang at mga kukunin naming ninong at nina sa darating na Pasko na nagkataon na merong pandemic ngayon, ano kaya magandang gawin sa kanilang makukuhang bonus na hindi naman, kasi... Maraming tanong dyan, di ba? Saan mo gagastos yan ng iyong 13th month pay? Saan gagastos dahil... yan ng 13th month pay ngayong pandemic Pasko? Pandemic Pasko. Ano ba? Magka-12-12 sale ka ba? Ano ba ito? Bibili ka ng... Nako, bibili ka ba ng latest na wearable or AirPods or ano ba? Or laptop? Kasi Kate, kasi work from home. Oo. Kumuha ng rason eh. Okay, sige. Tignan natin mga ka-RG. So, saan ba pwedeng patunguhan ang ating 13th month hanggang 14th, 15th, 16th or holiday pay? Sige, I have a few suggestions. Okay? Bukod, sige. Okay. Bukod sa Christmas gifts, kung hindi pa tayo nag-aalat for Christmas gifts, okay? Pwedeng puntahan ang ating mga holiday pay or mga bonuses natin. Number one, hindi lang yung mangyayari this Christmas, pero yung mangyayari next year. Diba? Hmm. Ano ba yung mga mangyayari next year? Sa mga ka-arky natin na nagpapaaral, okay? Pwede tayong mag-alat para sa tuition fee. Ay, maganda yan. Kasi isipin mo ha, marami kasi yung kinala, pag parating ang tuition fee, okay, payment, nagsasalary loan. Diba? Mm. Salary loan yan. Siyempre, ang disadvantage pag salary loan, the same money, diba? The same money, ibabalik mo rin yung pera na niloan mo plus interest. So, at the end of the day, ano ka rin? It's less money for you. Okay? Vis-a-vis, kung halimbawa, meron ka na dyang 13th month pay, meron ka na dyang bonus, ilagay mo halimbawa sa time deposit na mas mataas ang return or in a money market fund. Eh, kailan ba tayo magpapaaral pa after 4 or 5 months pa? So, after 4 or 5 months, lumaki pa yung pera mo, hindi ka nagka-salary loan, okay? So, ang nangyari niyan is that kumita ka pa. So, it's money in for you. So, yan. Pwedeng nagyan ng pera, pwedeng paglaanan ng ating mga bonus ang tuition fee for next year. Isa yan. Hirap talaga mag-anak, no? Hirap talaga mag-anak, di ba? Oo. Ganun at talaga buhay. At nagpagahalat ang wala pa akong anak. Hindi pa nag-aaral ang anak ko. Kasi hindi ko pa yan naisip. Oh, di ba? Pero sa mga ka-argue na yan, tip na yan. Number one, tuition fee. So isipin natin, no? Next, ano pa ba yung mga tawag natin dito, mga hidden expenses, eh? Ay, mga tipong, ay, babayaran ko nga para. Oh, ito, recently. Noong ako'y nag-birthday leave, okay, hindi ako na mahinga, pero ako'y nagbayad ng aming Amelia. Okay? Oh. So, sa mga ka-arky natin na merong bahay, okay, kung may binabayaran kayong real property tax, so, mag-alat na kayo, no? Mag-alat na tayo ng, ano, ng a portion of our bonus sa ating real property tax. Kasi, again, kung babalik ka na sa tuition fee,
kapag binanggayan sa isang bangsahod, pabigat yan. Di ba? Pabigat yung isang bangsada tuition fee. Pero, ayan, amelyar, ayan, pwede yan. So, again, pwede na tayong kumupit, okay, or mag-reallocate from our bonuses yung ating amelyar. Next, eto pa. Kung kayo ay may kotse, sino ba yung mga ka-arkit natin ang mga may kotse dyan? Ano ba mga binabayaran kapag may kotse? Yung insurance, periodic maintenance. Yan, yan. Insurance, periodic maintenance. So again, kesa magkukumahog tayo next year na maghanap ng pera pambayad ng maintenance para sa kotse or pambayad ng pagpaparinyo ng mga lisensya, etc. LTO. Kesa magkukumahog ka at the last minute, okay, nagkataon, eh, pwedeng itabi na natin from our bonus. Yan, insurance. Ano pa ba? Oh, ito pa pala. Kung meron tayong binabayarang insurance, again, yung mga quarterly payment natin o yung mga yearly payment natin, pwede na rin natin ngayon na ibawas dun sa ating matatanggap na bonus para next year, hindi ka na matoxic. Na magka, again, magkukumahog ka na naman ako. 3 months ang babayaran ko, magbabayad ako ng 12,000 pesos, saan ko kukunin to? Eh, yung net pay ko, manipis lang, di ba? So again, para hindi tayo matoxic at hindi tayo kumbaga, magkukumahog maghanap, yan, pwedeng puntahan ng ating bonus, yung ating pangbayad ng mga insurance. Maganda yan, no? Kasi yung mga premium, pwede mo naman i-advance, eh. Di ba? Naka-advance payment ka na. So, by next year, wala ka nang iisipin. Magugulat ka na lang, uy, bayad na pala ako. Ayan. Oo, tama yun. Eh, in fact, mga ka-arki, bigyan ko lang kayo ng tip, no? Itong mga sa family kasi namin, advance kami mag-isip. Yeah? Advance kami mag-isip. So, alimbawa, tuition fee. Okay, tuition fee. Kung expected taming tuition fee, 60,000, dinidivide na namin ng 12 yan. Okay, so 60,000 divided by 12, 5,000. So ginagawa namin, 5,000 per month, tabi na. Para at the end of 1 year, pagbayaran ng tuition fee, buo na yung 60,000 pesos. Kung magtaas man, konti na lang, butal na lang. Ganun din sa insurance, kung nagbabayad kami ng 60,000 per year sa insurance na may pinabayaran din kami ganun, divide by 12. So at the end of 1 year, okay, meron kang nakatabi na ano, na 60,000 pesos agad. Mga 12 ano yun, 12 tabi yun. May binabayaran din kaming insurance na 12,000 per quarter. So, ginagawa namin doon, bawas din ng 4,000 per month. At end of each quarter, ayun, meron kang nakatabi. So, ayun, tip lang sa inyo mga ka-arki, no? So, apart from, kasi hindi lahat ng bonus dumarating ng nito mga panahon. Minsan, dumarating yan. First half of the year or 1/4 of the year. So, pwede rin natin gawin yun mga ka-arki, no? So, any bonus na natatanggap natin, it's not a license for us para gumastos. Yes, sabi nga eh, ano yun? You deserve it. Di ba? May mga ganyang words. Reward yourself. Reward yourself, di ba? Mag-spa ka, mag-11-11, 12-12, 1-1, 2-2, whatever. Okay, kaya lang, syempre, isipin natin mga ka-RK, eh, deserve din naman ng mga anak natin na, of course, the best education, kaya magtatabi na rin tayo ng ating mga ano, mga panghulog dun sa mga ating mga panggastos in the future para again, hindi tayo matoxic, maghanap ng pera at hindi tayo magkumahog. Pero syempre, enjoy din naman natin ang pera natin. Ang sinasabi lang naman natin dito is that, ano tayo, wag nating kalimutan na meron din tayong babayaran in the future. Sabi nga, nung isang meme, advance mag-isip. Dapat advance tayo mag-isip. Ako naman, dadagdag. Kasi meron din mga tao no, na siguro nakokonsensya sila na every Pasko namimigay sila sa mga kamag-anak nila, sa mga bata. No? Because Christmas is para sa mga bata. So ngayon na, di ba, hindi naman mahirap magbigay ng regalo sa mga kamag-anak or sa mga bata ngayong Pasko, ang pwede ninyong gawin, kung naka-budget yan, no? Every inaanak, every kamag-anak, every bata is this amount, no? Itabi nyo muna. Kasi look forward to next year. Itong bata na to will celebrate her birthday. We'll have other special events, no? Na doon mo na ipapasok or even idadagdag mo sa budget mo for next year. Kunwari, ang budget mo every year sa bata, 500 as a gift. So yung 500 mo ngayon, idagdag mo na lang sa 500 mo next year na pang-allocate sa birthday ng bahay, ng bata, at yun ang ibibigay mo. Diba? Or, okay, hindi lang sa bata, if you have your
kung andyan si Mahal, si Sweetheart, di ba? Special si Babe. Si Babe, di ba? Si Babe or si Bae, kung ano man ang tawagan ninyo, di ba? So you can have a portion of your, you know, your bonus as well, pang regalo sa kanya next for the next year, whether it's your significant other's anniversary niyo or birthday niya, for example. So, pwede magtabi na rin tayo. Kasi, again, no, syempre, mas maganda naman kung yung tinabi mo, mas malaki-laki amount. Kasi kung ang bibigay mo lang sa kanya, yung makukuha mo lang sa pitaka mo, tapos, resibo lang ang laman ng pitaka mo, eh, medyo malamig ang ano, malamig ang buhay ko. Di ba? Magiging malamig ang buhay. So, yes, a portion of your ano, a portion of ating natanggap na bonus and holiday pay, pwede rin. Kumbaga, itabi na natin. Kasi again, gagastusin mo rin naman next year, di might as well, magtabi na tayo. Di ba? So, parang wala nang natira, di ba? Ganun ba yun? Parang wala nang natira? Pero syempre, yes. Pag nagtabi, huwag gagalawin. Iwasan gagalawin. Oh, iwasan matukso. That's right. Yan. That's right. Meron pa pala akong isang pahabol sa mga nakatira sa village, okay? Okay, nakatira kami sa isang village. Marami kaming car sticker. Meron kami sa village namin. Meron dun sa Alabang Hills. Meron kami sticker sa BF. Meron kami sticker sa dalawang village na sinashortcutan namin. So, limang sticker ang meron kami. Eh, magkano mahina 1,000 sa isang sticker, no? So, again, pwede rin yun. Yung mga, kung yearly ka naman na nag-ano, na kumukuha ng sticker, pwedeng a portion of that, itabi mo na. Again, para hindi tayo matoxic at maghanap ng pera kapag bayaran na ng sticker tayo. Diba? Or, at worst, umutang tayo for that. Oo. So yung ano ah, yung mga tinatabi natin for insurance, tinatabi natin for stickers, i-note lang natin, no? Kasi pag naka-lump sum yan sa isang account, minsan hindi mo na alam kung para saan nga ba itong pera na to. Kasi looking at one big number right. Eh. That's right. Kaya pwede rin siguro kung nagtabi tayo, okay, either pwede sa cash if you have your own vault sa buyer, lalagyan ng pera dyan na secured or under lock and key, or kung for example, kung nasa banko lang yan, pwedeng you can have your own notebook, tapos nakalagay na lang doon. Saka, meron kang ledger ba? Yan, meron kang ledger. Yun, meron pa ba tayong pwedeng puntahan? Parang naubos na ata yung holiday pay, pero actually, hindi naman siya naubos, pero again, it's ano lang, it's budgeting. Para hindi naman yung tipong ubus-ubus lahat, di ba? Para, uy, nabili ko na yung pangregalo ko. For example, nabili ko na yung pangregalo ko. Uy, may natitira pang 10,000. Sige, kasusin natin to. Et cetera, di ba? Uy, yung ano pala, yung sa mga gusto pong magregalo, even next year, we don't know what will happen next year, i-include din natin yung delivery cost. Kasi sa ngayon, di ba, walang gatherings, di ba? So, yung pagpapagrab, so that's an additional expense. Yeah. Okay. So I think yun lang, no? So maraming salamat mga ka-RK, and we hope that with this video nabigyan namin kayo ng maganda and not just kumbaga nasa area natin, so practical and concrete tips na ma-apply natin sa ating personal and financial. Maraming salamat. Mga ka-RK, don't forget to subscribe to our channel and hit the notification bell so you won't miss a thing. Okay. Maraming salamat, and till our next video next week. Bye-bye!